Bago pumasok ang bagong taong 2020, mga idol, ay nakita nga nating naglaro ang Los Angeles Lakers ng 33 laro. Pito nga po dyan ay kanilang hindi na ipanalo at ngayon nga sila ay may standing na 26 wins and 7 losses. Sa video nga po na to, mga idol, ay i-share ko sa inyo ang sa tingin ko'y mga bagay na hindi dapat dalhin ng Lakers sa pagpasok ng bagong taon. Tara, mga idol! What is up, mga idol? Si Jonas pa rin to, Jonas PB. Back again with another video. At bago ang lahat, mga idol, kung hindi ka pa nagsusubscribe, I would really appreciate it if you hit the subscribe button and notification bell para updated ka sa mga videos natin. Bali yun na nga, mga idol, ang sasabihin ko ay opinion ko lamang bilang isang fan. At syempre, based na rin, mga idol, sa napansin ko sa larungan ng Lakers. Ang unang bagay, mga idol, na hindi dapat dalhin ng Lakers sa taong 2020 ay ang kanilang inconsistency sa free throws. Currently, umuupo ang Lakers sa pang-26 na pwesto pagdating sa free throw percentage at hopefully, magawa nila ng paraan na umangat pa sa kategory na iyon. May mga iilang games din this season, mga idol, na kung naging maganda sana ang shooting nila sa free throw ay panalo sana sila. Kapag nagawa nila to, lalo lang magiging maganda ang already ng maganda nilang season so far. Pangalawa, dapat limitahan nila ang kanilang fouls. May isang player ako dito na imi-mention, mga idol, at yun nga si Dwight Howard. Maganda ang redemption season niya so far, mga idol, pero dito lang ako concerned kay Dwight going forward. Currently, nag-a-average itong si Howard ng 3.5 fouls per game. 3/10 lang ang agwat, mga idol, sa career high average niya na 3.8 fouls per game kahit ngayong season mas kaunting minutes ang kanyang nilalaro. Speaking of minutes, mga idol, ang per 36 minutes na ina-average nitong si Dwight Howard kapag dating sa fouls ay 6.3. So kailangan talaga limitahan niya ang kanyang mga silly fouls dahil medyo nakakasakit sa kanilang team to. Nakakasira din ang momento, mga idol. Siguro sadyang energetic at binibigay lang ni Howard ang lahat ng kaya niyang ibigay. Pero syempre kailangan maging kontrolado din. Sana mabawasan yung mga ganito. Pero as a team, mga idol, sana iwan na nila sa 2019 yung mga silly offensive fouls at dapat maging disiplinado sila sa opensa man o sa depensa. Ang huli, mga idol, ay kung anumang negativity na kanilang nararanasan ay sana hindi na nila dalhin sa 2020. Ito, mga idol, ay more on sa pagsasama ng team rather than sa mga ginagawa nila sa basketball court. Currently, wala pa namang major issue na nababalita dito sa Lakers patungkol nga sa mga players, coaches, or even si management. Pero kung meron man, dapat tanggalin na nila yon o ayusin na nila agad kung anumang problema yon. Importante din, mga idol, ang team camaraderie at mukhang ayos naman to, mga idol, dahil kung makikita nyo yung Instagram stories ni LeBron James ay parang nagsasaya sila sa kanyang birthday party. Yun nga, mga idol, kung meron man, dapat sa 2020 ay wala na yon or maayos na yon. Actually, mga idol, ang Los Angeles Lakers ay doing good at parang nalalampasan nila ang bawat expectation sa kanila this season. Marami din ang nagulat dahil maganda na agad-agad ang team chemistry. Pero syempre may mga iba pa namang bagay na dapat ding isaayos. At ito, para sa akin, yung mga bagay na dapat pa nilang ayusin. Bali, ito lang ang video natin ngayon. If nagustuhan mo ang video na to, leave a like na lang, mga idol. Makakatulong po yan sa channel natin. Let me know kung ano ang opinion nyo sa video natin ngayon. Mayroon pa ba kayong alam na bagay na dapat tanggalin ng Lakers sa bagong taon? I-type lang ang inyong mga comments and reactions down below, mga idol. Until then, ito lang po ang video natin. Salamat sa panonood nyo, mga idol. Shoutout muna tayo kila James Russell, Christian De La Rosa, Fahad Ambay 13, Noriel Decena, Rold Adam Macarayo, Nasrodin Dabpil, at Eden Monteza. Salamat sa suporta, mga idol. Happy New Year sa inyong lahat. Manigong bagong taon. This is Jonas PB signing off. Thank you and God bless.